Hello, good morning, good morning. Ayan, update tayo. Umagang update natin. So, nabuhusan na rin pala nila yung mga poste dito sa may harapan. Magbubuhos pala. I mean, ayan. So, bali, nag-setup tayo ng ating wirings para sa ilaw. Ito. So, nag-asiray kanina. Siyempre, lalagyan natin yan. Ayan. So, nag-setup tayo para sa pailaw nila sa labas. So, baka ngayong araw, mapirmahan na yung ating gate pass. Makabili na tayo ng mga materyales. Ayan. So, yung pinakalabas pala na plastering na rin. Ayan. Nalagyan na ng plastering tsaka dito na part. So, sakto lang yung ating panahon. So, ito rin yung mga box na ginamit natin doon sa mga poste doon sa may loob. So, ayun, nagamit pa rin natin, diba? Ayan, mainit nga lang. So, sana mapirmahan na yung gate pass para maka-order na tayo ng materyales. Nandito na pala si Kuya James. Nagpapaklas na ng mga kahoy. So, ayan po yung itsura niya. Carry naman, tuyo na siya. So, bali, medyo marami pa tayong gagawin dito sa pinakapak extension. Bali, isi-share ko nga lang po pala. Yung iba po kasi, namamahalan. Pagkabawa, nagtanong ng, Mama, kano yung back extension? Mas mahal po talaga ang extension kasi nga, yung loob, bird type, ano ba yung gagawin natin sa loob? Magta-tiles. Magpipintura. Diba? Maglalagay ng kisame o ng mga kublay. Pero yung dito po sa back extension, maghuhukay ka dyan. Maglalagay ka ng semento, poste, buhangin, diba? Mga bakal. So, masyadong matrabaho. Katulad neto, hindi yung pa siya masabing bird type kasi lalagyan pa ito ng plastering eh. Pag sinabi kasi natin bird type ganito, yung pwede mo na siyang lagyan ng pintura, tsaka pwede mo na siyang i-tile. So, ito po medyo maraming gawaan pang mangyayari dito eh. Plastering, eh lalo na kay ma'am, and lot, yung likod niya wala pang katalikuran. So, kakain talaga ng maraming materyales. So, pagdating naman sa flooring natin, nakita nyo, lupa pa yan. So, ayan, magpo-flooring tayo dito. Plastering, flooring. Kakain ng sebento, kakain ng bakal, kakain ng buhangin, ng graba. So, madami. Madaming kakainin. Ang luwag na ng kay teacher, ang ganda. So, yung kay teacher, yung pinaka-bar counter niya, merong pa cabinet. Iko-consider na rin namin yon kasi nga isang buong unit naman to kay teacher, pero may iba siyang mga na hindi na ipapagawa. Kasi nga, ang gusto lang talaga ni teacher is mabuo na rin yung pinaka-unit. Then, to follow na lang yung iba. So, sakto kahit naglagay ka ng cabinet dito, ang laki pa ng space. Ang laki pa ng space. Ayan. Tapos dito pa, oh. Kaso pagdating naman sa part na to, medyo maikse, pero malapad. Malapad talaga, malapad. So, ito po, iba rin yung magiging atake namin sa kitchen cabinet ni teacher kasi ang gusto naman nila is brown. So, iba na naman. Nakakasawa na rin kasi yung white, pero syempre kung ano yung gusto ni client, yun yung susundin natin.
So, magtitingin ako ng magandang kulay na brown. Kasi yun ang gusto nila. So, makakapagtibag-tibag na tayo dito. Meron na po pala nagtanong sa akin kung paano daw namin nilalagyan ng poste. Yung sa pinaka-extension po kasi, malalagyan niyo siya ng poste kung gagawa na kayo sa pinaka-extension nyo. Katulad po neto. Ayan. Sa plano po may poste dyan. So, nakapaglagay kami ng poste. Eh, dito po sa extension, open pa yan eh. So, dahan-dahan games. Ayan, labas tayo kasi ayaw matanggal. Ayaw matanggal. So, meron pa tayong mga ilang bakal dito. Ang alam ko sa ano na to eh. Gagamitin yata dyan sa flooring. Tsaka dito. Sana lang huwag umulan para tuloy-tuloy yung gawa. Ayan. So, yung part pala dito, tinanggal na ni Kuya James para malagyan niya na ng plastering. Ma-plastering na. Nalito ako dun sa plastering. Palitada. Mapalitadahan niya na. So, ano ba yung kapal ng ano niya? Palitada? Depende po kung nasaan siya mga sentada. Uno ang pinaka-standard. Uno yung pinaka-standard. Pero kung... Oo, hahabulin. Hahabulin. Oo. So, ayun. According kay Kuya James, nasa uno daw ang pinaka-standard na kapal ng plastering. So, tinanong ko na. Pero magkaroon ako ng idea. Ayan. So, konting CHB na lang ang kailangan namin. Ito yata dalawang patong pa yan, no? Dalawang patong pa yan. O, dalawang patong. Patas dito. Para ma-close na namin. Ay, andun si Ray sa office. Nagpapapirma ng gate pass. So, sakto lang din. Pag tumigas na yung pinaka-poste, meron na tayong ano. Yun din po yung advantage na mapabilis yung gawa pag tuloy-tuloy yung supply ng materials. So, bali, nung Friday pa nga po yung gate pass, medyo, wala kasi yung pipirma. Wala yung pipirma. Sana merong substitute, diba? Para hindi na pending yung gawa. Buti na lang, medyo marami-rami pa kami materials. Kundi, wala. Pending yung gawa, diba? So, ang dami pa nating semento dito. Ang kulang sa amin, CHB, tsaka yung graba para sa flooring. Ayan. So, sila Kuya James, pag ganitong sabak extension kami, alam na nila yung proseso. Alam na nila yan. Kahit hindi na bantayan ni Ray. Actually, hindi naman nagbabantay si Ray kasi iniikutan niya rin talaga. Halimbawa, si Ray magwa-wiring. Sa natapos lang yata dito ni Ray mag-wiring. So, ganun lang sa amin. Tapos ako naman, update. Then, kung ano na yung mga walang materyales, yun na yung o-orderin.
Yung adhesive ni Ma'am, ang dami pa, oh. Ito kasi yung order namin, talaga pinasobrahan na namin. Para pag nag-times kami dito sa baba. Ayan, meron tayong stock dito. Meron pa palang mga natira dito. So, nakaka-excite matapos yung unit ni teacher kasi iba rin to eh. Okay din yung walang roofing eh. Yung open lang na ganyan. Pero sabi ni teacher soon, pag may budget na, kasi medyo malaki din talaga yung gastusan kasi nga enlarge siya. Pala, napahiran na rin pala dito ng plastering. Yan. Binistay? Ito, yung gradito po yan. Oo. Yung mga sa binistay nga. No? Sa binistay yan. Tapos magagamit pa natin. Oo, magagamit pa namin yan sa flooring. Oo. Sa buhos din. Ito yung mga pinagbistayan na malalaking part. Yung ganito. Ayan. Umaga po yung update natin, mainit, pero caring-carry lang yan. Yung kay teacher nga po pala, nilagyan namin ng parang canopy para pinakabubong na rin. In case sa umulan, hindi mababasa yung kanyang pinto tsaka bintana. Pero syempre, kung ang ulan galing dito, ayan, syempre pasok yan dyan eh. Pero let's see kung ano magiging plano dyan ni teacher. Pero mas maganda sana kung merong konting bubong dito. Magtatanong ako kay Ma'am Flor kung pwedeng may magamit na konting pa-roofing. Ayan. Tapos ito pong bintana, sasarahan na lang daw po yan. Ayan. So okay na yung update natin. May update na tayo. Hello, good morning, good morning. Ayan, update tayo. Dito tayo sa taas. So, bali yung mga poste kagahapon is na buhusan na. Ayan, shot lang tayo dito. So, bali po yung mga poste kagahapon sa front extension is nabuhusan na nila. Then, kagahapon din po, dumating na yung mga materials na in-order namin. So, natanggal na rin po pala nila yung mga ibang kahoy, mga tukod. So, bali, nagpa-plastering na lang po dito sa back extension. Ayan. So, itong part na to, okay na. Tapos, lalagyan natin siya ng kisame. Sige, okay lang. Tuloy lang. Ayan. So, tapos na rin i-plastering yung dito na part. Picturean natin. So, yung wall dito ni teacher is naka-curve ng konti kasi ganun yung shape nung enlot niya. Ayan. Tapos dito na yung kanyang pedestrian gate. So, ang laki ng kanyang main gate, diba?
Kasyang kasya talaga yung sasakyan, hindi talaga sasabit. Ayan. So yung pinto tsaka bintana, may ilalagay natin yan dito once na nakakapag tibag na kami doon, di ba? Tapos flooring na lang, ayan. Yung taas nga po pala dito is 1. So hanggang doon na lang daw sabi ni Tatay Jerry yung pinaka height niya. Tsaka ito pala isang patong pa pala daw 'yan. Ayan. So kagahapon po nasa 80 plus 80 pieces na CHB pa yung aming pina-deliver. Tapos isang mini dam pa na buhangin. Ayan. Ayan, ang galing ng pagkakagawa, diba? So, bali po kagahapon meron akong vlog dito. Bali, idudugtong ko lang po ito kasi nga medyo short videos lang. Ayan. Tapos doon, dalawang patong pa doon. Ayan. So, yun din po yung kagandahan na partial lang muna ng materials yung o-orderin nyo kasi matatansya nyo na lang kung ilan yung pahabol. Ayan, katulad na itong CHB natin is 450 tapos nag-add kami ng 80. So, sa ganitong Angelic Tan House and Lot, kakain ka ng 450 plus 80 na CHB. Tapos yung pinakabuhangin, naka-apat na mini dam na kami. So, andito po yung ibang additional na nag-add din po pala kami ng bakal para po sa flooring. Kasi yung sabi ko nga sa vlog, first time pa lang namin gumawa ng end lot na 62 square meter. So, yung computation namin is sa Angeli SF na 54 square meter. So, medyo mas malaki yung 62. Kaya ito meron tayong mga pahabol na bakal. Para sa flooring to. Sa flooring na lang to. Tapos, ito na po yung sa pangkisame. Ito. Pangkisame to. Metal parings. So, andito na yung mga kahoy-kahoy. So, doon po sa next client ko, if gusto nyo po itong saluhin, PM nyo po ako para makatipid na rin kayo. Kasi wala na rin paggagamitan nito si teacher eh. So malamang ipapasalo rin to ni teacher. So ayan, PM nyo lang ako kung gusto nyo itong saluhin. Then kayo na pong bahala mag-pick up. Para pag bumili tayo ng kahoy nyo, is konti na lang. Sayang oh. Nakita nyo halos bago pa. Diba? Tatanggalan lang nyo to ng ano eh, ng pako. Ayan, mga cocolumber. So, yun din po yung kagandahan na nakaready na yan na pang poste. Ayan. Nakaready ng pang poste. So, pwede ka nang magbuhos agad. So, bali, ito po is aayusin pa naman namin to. Hindi naman namin yan iiwan. Tapos ito ipapahakot. So, bali, ito po muna yung update natin dito sa unit ni teacher. Bali, tatumbling muna ako dun sa isa pang unit.
Hello, good morning, good morning. Update tayo sa unit ni teacher. Ayan. Bali, pinapasukatan ko na kay Ray. Or pinapa-estimate ko kung ilang tiles ang magagamit namin dito para ma-order ko na. Actually, yun dito sa baba nasa 40 plus. Then, yun yung i-compute natin yung nasa back extension nila. I think dito sa baba is nasa 44 pieces or 45. 45 pieces. Tama? 44, 45. Tapos dito sa may back extension. So, bali nga po pala ngayon is nagpa-add kami ng isa pang mini dam na buhangin. Kasi, nakikita na namin kung ano yung mga kulang pa. Then, okay na yung plastering. Yung flooring ang wala. So, isang mini dam pa tayo. Then, yung mga postering pala pinipinish na. Bali yung tiles po ni teacher dito sa may sala area tsaka sa may kitchen and dining is halos same lang po. Same lang din po sa taas yung tiles nila. Buti na lang meron pang stock. Ano ka ballpen dala? Yan. Malapit na po palang matapos yung plastering natin dito sa may ano, sa may loob. Then flooring na lang. So sakto lang din pala yung lupa pa doon sa labas. Pwede namin itabak dito kasi medyo mababa pa doon. So, i-compute lang ni Ray kung ilan ang magagamit. Eighty-six. So, gawin na natin. Ay, meron pa dito. Ay, delikado to. Tingnan mo nga. Alam ko may natira pa doon. 86 daw po ang magagamit. Oo, same lang din. So, 86 na kasi may pasobra naman. Kasama na yung hagdan na. Okay. So, bali tapos na po si Ray mag-estimate ng tiles na magagamit namin dito. Ayan, pwede ka nang orderin. So, bali teacher, ang pinakahaba ng kanyang dito sa side na to is 240 by 180. So, parang hanggang doon. Sakto lang, may pwesto pa rin sa dining. So, after po matapos yung ating plastering, pwede na tayong mag-flooring. Once na dumating na yung ating buhangin. Ayan. So, yun na lang yung kulang. Then, pwede tayo magtibag-tibag. Lababo? Ano yung lababo? Dito yung lababo. Dito? Oo. Dito sa floor? So, bali po yung pinaka-poste is pinasukatan ko rin kay Ray. Ayan, tapos na pala to. Ganito po yung pinaka-height niya, 150. Mukha lang siyang sobrang taas. Wala pa po kasi kaming flooring. Pero nakasukat po yan. Tsaka dito rin po. So, bali po yung in-order namin buhangin. Kagahapon yata nung isang araw is onti na lang.
Tapos ito pong ibang CHB gagamitin namin sa pag-setup ng lababo. Ayan. Ayan. Bali, pinipinish na po yung ating mga poste. So, bali teacher, yung pinaka-poste mo, kinumpitan namin ng tiles. Tapos yung the rest, siguro pintura na lang. Ayan. So, ito nga po yung mga kahoy na ipapasalo rin ni teacher dito sa next. May next na naman ako. Thank you, Lord. Ito po yung ibang kahoy na ginamit namin. Na sinalo rin ni teacher, tapos nag-add din po siya ng konti kasi medyo malaki yung kay teacher. Ayun, sasaluhin po ni sir dito lang, malapit lang. Para malinis na rin po dito. So yung labas na part na lang po pala ang wala pang ano, wala pang plastering. Share ko nga lang po pala, since yung kay teacher is nauna siyang nagpagawa, medyo malaki-laki o marami-raming waterproofing yung gagamitin natin dito. Siguro nasa isang balde na Sista waterproofing. Ito po kasing mga pores na lang po yung tawag ko ah. Possible kasi is siksikan siya ng tubig. Since ano siya eh, syempre semento, buhangin, ayan. So ang kagandahan lang nito is nauna si teacher magpagawa. So yung kanya, safe na safe sa leaks, di ba? Magkaroon man ng leaks yan, siguro minimal lang, hindi rin talaga may iwasan. So good news nga kasi nga yung kay Ma'am Flo is buti pumayag yung kanyang katalikuran na makapag-plastering kami kagahapon. So okay na. Picturean lang natin. Ayan. So waiting lang kami sa parating na isa pang mini dam na buhangin para naman sa flooring.